weeks and I'm burned by the morning light. I make the same mistake more than twice. Same song, but brand new dance. I wear out my third second chance. You take my breath and I can't get it back. Might be time for me to face the facts. The best me is with you, but I know I got a lot to prove. They think we're too damaged to fix, but we're just working through a little rust. They like to say we're just young, but I know we won't give this up. Sometimes I lose my mind, and some days it's hard to find the reason why. Hello guys, good morning. Happy Sunday sa ating lahat. So yeah, medyo busy-busyhan kami ngayon ni Hubby dahil yung sa kabila dito na lang tayo dumaan. Ayan, yung sa kabilang garden natin ay tinanggal namin yung net kasi parang naano na yung net sa sobrang tagal na. Yan. So, pagpasinsyahan nyo na yung kalat natin dito. At ipapakita ko pala sa inyo yung bagong ripat ko na kumintang, hanging kumintang. Ayan. Madami kasi tayong seedling, kaya nilipat ko na sila isa-isa. Ayan. At saka yung ating mirabilis pala ay nalipat na natin ang pot. Ayan. Medyo malaki na yung pot niya. Yan, so dito tayo dumaan. Napaka gulo ng likod ko. Ayan. Kung napapansin nyo, maliwanag na. Nawala na yung net. Kasi yung net sa sobrang tagal na, siguro na sa 3 to 4 years na yon, parang na ano na, ano bang Tagalog nang nagisi. Kaya tinanggal ko na. So, titingnan natin yung ating mga kalatea dito kung makasurvive pa sa init. Ayan. Pero pag hapon naman dito, medyo ano na, hindi na masyadong mainit dahil maano na yung mga bambu natin. Ayan. So, yan, gulo-gulo na. Yan, si Mr. Suabe. Yan. Inutusan ko kasi siyang, ano, ito nga na, alabi. Gupitin? Putulin. Ay, putulin. Putulin yung bambu. Ayan. Hindi ka pala marunong mag-Tagalog. Hindi marunong mag-Tagalog. Ayan. So, sana naman hindi masunog yung mga kalateya natin dito. Napapansin ko kasi sa kanila, parang humahaba yung mga ano nila. Parang nakulangan na siguro sila sa init. Ayan. At yung ating saging-saging dito, ayan ho, parang nagustuhan nila dito banda, ang dami nilang dahon. Yan. Tapos, itong mga photos na to, nilabas ko muna, galing ito sa loob ng bahay. Dahil napapansin ko, naninilaw na naman yung mga dahon nila at parang nakulangan na sila sa sunlight, kaya nilabas ko. Tingnan nyo guys, gumanda na yung ating ano. Yan o. Gloriosum pala. Kala ko nakalimutan ko na naman yung pangalan. At ito din o. Oh. Yan. Tapos ito din. Si photos nilabas ko din. Yan. Wala na tayong halaman doon sa loob. At ito. Humihinga pa naman yung ating watermelon. At yung ating orbifolia. Gumaganda siya dito banda guys. Ayan, ang dami niyang bagong dahon. Tapos, ayan dito oh. Na ano na pala natin yung ating swimming pool. Naligpit na. So ayan, medyo maliwanag na dito banda. Titingnan lang natin kung makasurvive sa init yung ating mga halaman dyan. At nandito rin yung ating pidi leaf. Nilabas ko din muna. Tingnan nyo guys yung halaman na galing sa loob. Ayan o, parang nasisira sila. Naninilaw yung mga dahon nila. Yan.
At yung ating green emerald dyan, sinandal ko lang siya dyan sa may pader. Ayan, naglalash. At ito o, tingnan nyo, parang kulang sa init itong si Aling Jinky dahil lumahaba yung mga tangkay niya. Ayan. At yung, tingnan nyo guys, yung ating Monstera Deliciosa, may bagong dahon na naman siya. Napakalaki ng dahon na binigay guys. Ayan. Napakalaki niya. At sobrang dami niyang ano, yung mga butas-butas. Ayan o. Anong tawag niyan? Yung mga butas-butas na yan. Ayan. Ito yung sobrang tanda na, na dahon niya. Ayan, tingnan nyo. Ito yung pinakaluma niyang dahon. Wala pa siyang butas-butas na lumalabas. Hanggang ito, may isang lumalabas. Ito, tatlo, apat. Ito, parami ng parami yung butas niya hanggang ngayon. Ayan, napakadami na niyang butas. 2, 4, 5, 10 na. O, 10 butas-butas na. Ayan. Ah, tingnan nyo guys yung halaman na to. Ayan, muntikan na itong mamatay doon sa harapan. So, nilipat ko siya dito. Ayan, naglalash ulit. At ito, matagal na itong ganito. At mayroong mga puti-puti na millibugs ata to. Ayan, oh, yung mga puti-puti. Ayan. At yung ating golden dragon na pinopropagate, ayan, buhay na buhay na. Tapos tinanggalan ko na dito ng mga damo-damo kanina. Ayan, nawala na yung mga tumutubong mga damo-damo dito sa ating donkey's tail. Ay, yun pala. May isa pang natira, hindi ko napansin. Ayan o. Damo-damo. At tingnan nyo guys, ipapakita ko sa inyo yung bulaklak ng ating cactus. Ayan. Daming nilalangaw pala to guys. Ayan o, yung bulaklak ng ating cactus. Ayan o. Star. Ang ganda. Ayan. Ito yung puno niya. Ayan. Tapos mayroon pa ditong isang pabuka na. Pabuka na naman. Ayan. Ganyan siya pag nakabuka. Ayan. Parang tumitiklop yung ano niya. Yung dito niya. Ayan. Ayan. Tapos, mag-try tayong mag-propagate nito. Paramihin natin to. Sana naman hindi siya masira. Ayan. Ayan. Dito naman sa harapan, ayan na yung ating ubas. Natutuwa na talaga ako dito. Ayan o. Grabe, ang dami niya ng ano, mga fruiting cane. Yan. At yung ating hanging kumintang. Yan. Yan yung bulaklak niya oh. Yan, dito ko kinukuha yung mga nililipat ko sa paso na maliit. Yan. Madami pa tayong iriripat. Yan. Tapos yung dito naman, ayan. Ang sarap sa mata tingnan. Ayan. Tapos yung ating bilite doon at si donkey's tail. Ayan. Tapos dito, yung ating mga aglonema. Madaming nagko-comment kasi na parang hindi na nakakahinga yung ating mga aglonema dahil sobrang siksika na sila. Kaya tinanggalan ko sila ng mga ano, meron na silang mga space. Siguro nga hindi na matutuyo yung mga lupa nila sa sobrang dami na nila. So ayan, napapansin ko ilang araw na parang wala na ako nakikita na patay na na dahon. Ayan. Ayan. So, hanggang dito na lang muna tayo guys. Maraming salamat po sa panonood. At huwag kalimutang mag-like, mag-share, and subscribe. Maraming salamat po. Amping kanunay.